Interested ba kayo na matuto ng street photography? Tara, usap tayo! And what's up mga friendship? Ito nga pala si D, ang inyong friendship na nagbibigay sa inyo ng mga practical tips, tricks and techniques on how you can create fantabulous and powerful photos na pwede nyong i-post online. At kung bago lamang kayo sa channel na ito, please consider subscribing. And today, I'm so excited for our initial interview who's giving everything and regarding with photography. So, kung nakikita niyo siya yan, tahimik pa lang siya ngayon. I just want to give you a background of ano yung mga accomplishment niya in regarding photography. A good friend of mine, his name is Roderick Tan. He's been in this kind of photography passionately for about 6 years na already. And ang expertise niya, grabe. High fashion, product shoot, commercial photography, event photography, documentary, at syempre, yung kung bakit ako sobrang nai-impress. Ang street photography at photojournalism na mga grabe mga photos niya. He's telling everything. Kaya talagang totoo lang mga friendship. Siya yung inuna ko talaga dito. Dahil alam ko marami tayong especially dun sa mga interested sa pagkikreate ng story on how you can do it. So, other accomplishment, he's been a managing editor for Creative Arts for Breeders and Coppers Magazine. Vice Chairman siya ng TNN Philippines Tabloid Network News. Chief Photographer ng Sagupaan Superfeeds. Chief Photographer ng Fit Games Media. Founder ng Journos. Ayan, maganda rin nun, mga friendship. Photography Mentor din siya ng Cebol Pilipinas. Tesoro Philippine Handicrafts. Owner ng Team Panda Roderick Tan Photography. Grabe, di ba? Yun pa lang yun, mga friendship. Grabe talaga yung credential niya. A photographer for Certified Positive, class photography instructor and creative coach trainer of Totale Image Asia. Mga friendship, pag tiningnan ko tong mga accomplishment niya from local to international, he's been a best photographer for MTP production from 2014. Grabe to. Tatlong beses. Apat. Hall of Famer. He's been competing locally and internationally. I see some international Grand Prix of Rainbow. First place siya doon. Ng PhilRocom Benefit Race Photo Contest. Beauty of Arts International Magazines of Netherlands, mga friendship. Ganun lamang itong ating guest today. Published work niya from Manila Bulletin, Certified Positive Planner, Tesoro, Wedding Digest, Discover Paradise Magazine, Beauty of Arts International Magazine, Fit Games Magazine, Breeders and Talk Magazine. Oh my gosh. Naubos ang hininga ko doon, mga friendship. Pero ito na talaga to. Talagang sabi ko nga sisiguraduhin natin na sulit siksikliglig yung unang episode ng ating Tara, Usap Tayo segment ng ating channel na Camera Addiction. And without further ado, please round of applause and welcome sa ating good friend ng tawag ko niya si Bro. Bro Roderick Tan. Bro, kumusta ka na? Good evening. Magandang gabi. Good evening sa lahat. Magandang gabi. Alam mo, this will be a very, very casual talk lang mga friendship. Gusto lang natin malaman from his point of view how he started this photography life way back 6 years ago. Bro, can you tell us paano ka nagsimula sa ganitong larangan? Actually, nag-start ako 2009. Mm-hmm. Trip-trip lang, cellphone. Ayan, tapos, cellphone. Nokia N70, gamit ko, imagine. Wow! Tapos, yung time na yun, may uncle ako na who happens to be a professional photographer. Lagi ko siyang kasama. Pag may kinoconceptualize siyang mga
concepts, eh, nandoon ako. Paminsan nagsasuggest ako. Hindi man ako pinapakinggan. Siyempre, natural. Hindi naman ako professional photographer. Hindi nga ako marunong gumamit ng DSLR that time, ng cellphone lang. Eh, one time may concept na pinapilan ko. Gumamit ako ng mga scrap. Sayang, wala dito yung ano, file. Kasi 2009, wala pang e-magazine. Yeah. So, papel lang talaga. Na-publish siya sa Manila Bulletin. Wow. Photo of the week. Tapos, sinend ko siya ng Sunday. Tapos, hindi ko alam eh kung kailan lumalabas. Basta nakita ko lang yung email. Tapos, Tuesday morning, sabi ng uncle ko, Rick, nag-submit ka pala sa Manila Bulletin. Gulat ako, ha? Paano mo nalaman? Hindi ko naman sinabi sa'yo. Sabi niya, photo of the week ka. Wow. Gulat ako, N70. Tignan ko nga, ito, nandito yata sa wall ko. Wow. At, inano ko to eh. Sinave ko to kasi ano to, special yan. Of course. Ay, wow. Oo. So, tapos, naging ano yon parang mga 4 consecutive week. Lahat ng pinapasa ko doon, napapublish. Wow! Tapos, oo, sa Manila Bulletin. Ang gamit ko, N70. Ah, yun nga, Nokia N70. Tapos, sinubukan ko ng ano, gumamit ng DSLR. Nagagalit ako pag yung DSLR pinakikialaman. Tapos, pagbalik sa akin, nasa manual mode. Kasi naka-automatic lang ako eh. So, problema ngayon, yung mga nakikita ko, ang gandang ilaw, ang ganda ng sunset, kukunan ko, naka-automatic mode ako. Kaya sabi ko, ba't ganun? Ampot-ampot lang sa akin. Hindi ko alam yung mga exposure. So, ano siya, study ko yung gadget na hindi ko akalain na may, ano eh, wala eh. Wala naman akong kaibigan na photographer maliban sa uncle ko na sobrang busy. So, inaral ko yung exposure triangle. Nakuha ko yung ISO. Yung basic lang talaga. Actually, ang ano talaga, ang foundation talaga dapat naintindihan mo ang basic. Pag naintindihan mo ang basic, yan na yun, parang nagiging ano mo na yung camera, no? Nagiging part na siya ng body mo. So, kung ano yung nakikita ng mata mo, eksakto kung ano yung nakaka-captivate ng mata mo, the color, yung exposure, pag naka-full manual ka, yun din yung makukuha mo. Unlike naka-program mode. So, doon lang ako nag-start sa basic. Tapos, 2010, nakita ko yung mga group ng photographers sa Facebook. Nag-join-join ako. So, ang hilig ko mag-shoot ng ano dati, yung mga pulubi sa kalsada. Sila yung unang subject ko. Tapos, aabot-abutan ko. Kaya lang, ano eh, nung pin-one time, may grupo ng street photographer. Sumali ako. Akala ko kasi it's the same genre ng ginagawa ko na social documentary. Kasi street din eh. So pagdating doon, kinata yung mga litrato ko. Pero sa wall ko, marami nagla-like. Pero nung nasa wall na nila, wala nang liker. Puro galit. Bakit daw yun ang kinukunan? So hindi ko maintindihan yung street photography. Pero na-amaze ako sa mga photos nila. Hindi ko lang alam paano gawin. Lahat ng litrato ko doon, bagsak, walang nagla-like. So, ginawa ko, nakritik ako eh. Pinabayaan ko na lang. Sabi ko, eh, hindi ko lang naintindihan genre, pero ang mali lang, hindi rin sila marunong magturo. Nakaka-open. So, may na-meet ako in person ng mga street photographer. Hindi naman sila ganun kagagaling. Kaya lang, magaling silang magsalita, no? Magturo. Nung maintindihan ko, 6 months, hindi ako pumitik. Nagbasa lang ako, tapos tumitingin ako sa daan. Sa isip ko lang lahat, hindi ko siya kinukunan. Inaral ko lang, 6 months. Tinamad ako eh, kasi nakritik ako sa social media. Nakakatamad. Nakakawalang gana. Nung ano na, napansin ko na nag-iba yung levels of appreciation sa utak ko. Sumubok akong pumitik. Yung pangalawang pagkakataon na nag-post ako sa page na yon, ang liker ko, 17. Nung 2010, pag ang liker mo sa page na yon 5, magaling ka na. Oh, talaga? Kasi ano yan eh, parang elite yung group na yon. Hanggang sa umabot na ng mga 40, eh, syempre, that time may mga dumating na mga photographers, tapos mga Google boy din naman.
masyado silang maraming nababasa, pero mas marami na akong nagagawa sa kanila. Dumating yung point na ako na yung ginawa nilang speaker nung unang exhibit nila sa SMX. Wow! Nakritik nga sila doon eh. Kaya lang dahil hindi sila marunong magsalita sa Facebook, hindi sila makapunta doon dahil may mga nagalit sa kanila eh. Pinagpantaan silang susuntukin pag nakita sila sa personal. Grabe. Hindi kasi na din mo, no? Dumating sa ganun yung time na yon kasi ang tao noon, bago ang Facebook, bago pa lang, so hindi marunong mag-adjust sa mga tao noon, di ba? Yeah, totoo yan. Mga parang nagkakabiglaan. Unlike nung Friendster kasi hindi ganun kapilis ang Friendster, di ba? Galing tayo sa Friendster eh. Oo. Tapos naging Facebook. Oo, nung Facebook, nagkaroon na ng mga balita. So from there, nagkaroon tayo ng kalayaan na magsalita ng ating mga point of views. Tapos ito naman, yung privacy, wala. Nawala ang privacy natin katulad sa Friendster. Ito kahit sino, kahit hindi mo friend, pwede kang okrayin. So ayun, pag ano ko doon sa page na yun, nagulat ako na ngayon nag-excel ako sa lahat. Sa member doon, tapos naging speaker na nila ako. Pero sila yung mga kritiko ko dati. Sila yung mga kritiko ko. Ngayon, ano, estudyante ko na sila. Diba? Naging alay mo na sila. Naging alay ko sila. So, natutuwa sila. Siguro, yung iba, nahihiya din ng konti. Kasi hindi nila akalain na siseryosohin ko. Tapos, ginawa ko siyang ano, hanap buhay. Kasi, from street photography, na-develop yung creativity ko. Kaya nga ang naging ano ko, pag tinatanong ako, ano ba ginagawa mo? Sinasabi ko, sabi sa akin, bakit ganito yung litrato mo? Hindi naman ganyan yung itsura ng tinignan namin. Magkakasama tayo, pero yung output ba't ganito parang iba? Sabi ko, hindi ko kasi kinunan yung nasa harapan nyo. Sabi ko, kinunan ko yung nasa isip ko. Sabi ko, I photograph my vision. So, ayun, street photography, naintindihan ko na siya ng gusto. Hanggang sa dumating yung time na gumawa ko ng sariling document about street photography. Document na pinag-aralan ko talaga, Dennis, ng 2 taon. Bago ko siya ilabas for discussion and debate. Ano yun? Tinuro ko sa DepEd yan. Kasama ako sa first trainer ng National Training of the Trainers ng DepEd. O kasama ako dun sa kauna-una ang speakers nila, trainer. Wow, pioneering. Tinuro ko sa kanilang street photography instead of photojournalism. Man. Sabi ko, tinuro ko to sa inyo para ito na yung maging basic. Instead of shooting flowers, shooting sunset as a newbie, sabi ko, yan siguro yung time na kahit hindi ka maging critical thinker kasi nung time dati, film. So, hindi ka pwedeng magkamali. Eh ngayon, pwede kang maging aggressive mag-isip. Kasi, hello, sumablay ka man ng 1,000 shots sa buong araw, i-delete mo lang, wala kang gastos. Mm-hmm. Dati kasi pag sumablay ka ng 12 shot, nasunog yung pera mo. Mm-hmm. Kasi nagsayang ka ng film roll. Mm-hmm. So, sabi ko, na nandito na lahat, napakadali na ng mga information, ang dali na matuto. At ang gadget, syempre, sumabay na mga gadget natin ngayon, no? Delete-delete na lang, hindi katulad nga dati, katulad sabi ko. Dapat maging kayo, kung aaral kayo, basic, sa umpisa pa lang, maging na rin kayo, critical kayo dapat mag-isip. Huwag kayong na parang masaya na kayo sa mga simpleng shots. I-apply nyo na rin yung creativity nyo. Kasi pag na-develop yung creativity nyo, tapos katulad ko, nag-start sa cellphone, pag yan, darating ka talaga sa punto na kulang na yung cellphone sa'yo. Maghahanap ka na ng iba. Diyan na, at least pagdating ng mas malaking camera, ng talagang camera, DSLR or mirrorless, pagdating niya, hindi na sayang yung pera mo. Alam mo na yung dapat mong bilhin. Kasi kami dati, nung time na DSLR, siguro sinwerte din ako dahil natuto ko ng self-critic. Kaya nung bumili ako ng DSLR, ang unang DSLR na binili ko yun. Actually, ang unang DSLR na binili ko, nung binili ko, yun yung pangatlong DSLR ko. Kasi yung dalawa, puro bigay. Wow! Puro bigay lang sa akin. Tapos, nung bumili ako ng DSLR, 50,000 pa noon ang Nikon.
D90, 50,000 pa dati yun. 54,000 bili ko. Brand new. Totoo. Ngayon, wala na. Pan-touching na lang yung D90 ngayon. Oo, naku po. Nung unang bili ko, naswerte ako dahil ano eh. Ano na ako, is maski pa paano, hindi ko naman masasabing newbie na ako. Skilled na ako. No? Kasi bago ako bumili ng sarili kong camera, nakakapag-shoot na ako ng corporate sa insular. Masama ko sa uncle ko. So marunong na ako sa strobe bago pa ako magkaroon ng sariling camera. Kaya nung bumili ako ng sariling camera ko, 54,000. Binili ko pa dun sa Hidalgo kay Mang Ramon. After six months, may pambili na uli ako ng bagong camera. Kumbaga, nabawi ko talaga sa photography. Siniguro kong negosyo kasi may puhunan eh. Hindi naman ako mayaman eh. Para mag-happy-happy. Totoo. So yun lang ang naging ano ko siguro, ang maganda lang sa akin, hindi ako nalito kung anong gusto kong gawin. Kasi nung bago pa lang ako, alam ko na anong gusto kong gawin, anong gusto kong i-practice. Kaya lang, yung street photography, walang pera doon. Mm-hmm. Ano lang yun? Kung nakakain lang ang likes, mayaman ako. Kasi yung, hindi naman ito yung original account ko, Roderick Tan. Mm-hmm. Yung original account ko is Letrato Calle. Mm-hmm. Eh, na-hack, na-delete, ang daming liker dati nun. Oh. Eh dati kasi nung mga 2010, 2009, pagkaroon ka lang ng 200 likes, dami na nun dati. Imagine mo dati ilang pa lang ang nagpe-Facebook, yung Letrato Calle kong account. Oo nga, ano, naalala ko yun. Tapos nawala, wala nga nakakakilala kung sino yun eh. Kung sino yung Letrato Calle. Talaga? Tapos, naalala ko yun eh. Siguro sa dami ng follower nun, ang nakakaalam lang na ako yun, mga wala pang mga 30 tao. Talaga? Alam mo, mga bro, namimit ko. Nakakatuwa kasi yung katulad nito, yung content natin right now sa channel is encouraging yung ano, cellphone photography, which is doon ka nagsimula. So, ang ganda ng inspiration na nakikita natin na ano man yung meron ka, kahit na yung skills na meron ka, nandyan yan eh. Bro, may question ako. Ano yung difference, may difference ba yung photojournalism sa street photography? Kahit ako. Oo naman. Sobrang laki. Okay. Malayong malayo. Ang photojournalism kasi is larawang nagbabalita. Okay. Oo. You have to shoot facts. Tapos yung facts na yan, gagamitin mo to tell the truth. Mm-hmm. Nagbabalita ka. Yan ang photojournalism. To simplify it, larawang nagbabalita. Sinushoot mo yung daily life o kaya yung mga pangbalita. Social documentary yan, part din ng photojournalism yan. Ang street photography kasi unique siya. Street photography, hindi porke sinabing street photography, social documentary, yan lang yung pinangalan kasi wala pa naman talagang genre na street photography. It's just social documentary and photojournalism. Yung street photography kasi, malayo siya sa genre na yan. Ang strength kasi ng photojournalism, yung statement ng litrato, yung katotohanan. Unlike sa street photography, ang strength ng isang street photograph is surreal, bizarre. Hindi siya nagsasabi ng totoo. It will give you experience. Mm-hmm. It will make you see things that is not really there. Mm-hmm. May makikita ka na mga bagay sa isip mo lang, pero wala talaga sa litrato. Pero your mind will tell you na ito yung nangyayari dyan. Yeah. Yun yung nakaka-alam yung storytelling na ginagawa mo sa picture. Kasi may mga photos talaga na pag nakita ko, wow. Ang titingnan mo, hindi yung nasa harap mo eh. Pero yung total ng kwento, yung nasa likod. Sabi ko, Nagturo ako ng, tinuro ko na yan nung 2014, may kinuha akong batch. Mm-hmm. Sabi ko sa kanila, 2 years from now, halos hindi na ako mag-shoot ng street photography. Sabi, bakit sir? Panunuorin ko na lang kayo. Sabi ko, sinisiguro ko, magiging panyo. Ngayon, panila ako ngayon. Ano sila ngayon? Napapublish sila kung saan-saan. Wow! Sa street photography. Oo, yung mga number one ngayon sa... Yung mga, rockstar sa Facebook ngayon. Mga dating estudyante ko.
Wow. Eh, natutuwa ako kasi may mga pangalan na sila. Tapos, yung sinabi ko sa kanila nung time na bago ko sila turuan, nangyari. Sabi ko sa kanila, pag 3 months na tayong magkakasama, at puro katangahan pa rin tinatanong nyo, hindi ko na kayo kakausapin. Sinasayang niyo yung oras ko. Sabi ko, kasi kung 3 months na, yan pa rin, ano, you keep asking the same question, ibig sabihin, hindi pumapasok sa utak mo yung tinatanong mo. Sabi ko, ang sekreto kasi niyan, pag may gusto ka, tapos kukuha ka ng knowledge sa ibang tao, you have to empty your cup para makapag-develop ka ng bagong knowledge. Hindi kasi pwedeng may alam ka, tapos magdadagdag ka ng ibang kaalaman. Tapos, syempre, yung dati mo nang alam, may prinsipyo yon. Yung prinsipyo nun, hindi nung papapasukin yung bago mong alam. Mako-confuse ka lang. So, kailangan mo munang iset aside yung kaalaman mo. And then, you have to evaluate kung may natutunan ka ba sa bagong knowledge. Kung wala, okay, you have to put it back. Tapon mo yung bagong tinuro sa'yo. Sablay pala. Pero you have to evaluate carefully. Kailangan mong tanggalin ang attachment mo sa dati mong knowledge. Ano yung attachment? Yung prinsipyo nga na, hindi, ito ang alam ko eh. Ito tinuro sa akin ng dati kong master. Pero naghanap ka ng bago. Kailangan mong ano, maging mapagkumbaba sa sarili mo lang. Na, sige, i-apply ko muna itong tinuro. Apply mo. Pag hindi mo nakuha, you have to rethink. Rethink. Na baka mali tinuro. Kasi ganun ang ano, pag napapagod na tayo agad. Eh, mali yung tinuro niya. Check, nagkamali siya. Hindi ganun. You have to rethink na may kulang yata sa ginagawa ko. Dapat at least 2 beses mong i-filter sarili mo. 2 beses yung trial. Kasi baka kasi hindi lang abot ng imagination mo. Yung konsepto, hindi mo kayang i-apply. Kaya, nag-give up ka agad. Eh ako naman, sabi ko nga sa'yo, 6 months eh. Hindi ako naghawak ng camera. Nagbasa-basa lang ako, tapos tumitingin ng mga shot ng mga magagaling. Tapos siniguro kong hindi ko gagayahin yung ginagawa nila. Mm-mm. May sariling style ako, sabi ko. Inspirasyon lang, kumbaga. Oo. Kasi itong mga sinunda namin na street photographer, ano sila, nagsushoot sila sa mga Makati, Ayala, kasi iniiwasan nilang may pulubi. Kasi ano yun eh. Sa street photography kasi parang mortal sinang mag-shoot ng mahirap. Ganon? So, nagiging ano yan, nagiging parang sa street photography, ganon, bawal? Parang bawal? Oo. Muna, kasi hindi dapat pinapasok ang ano, yung mga kahirapan. Oo, totoo naman, kasi bumabagsak siya sa social documentary. Mm-hmm. Challenge ko sarili ko, nag-shoot ako sa squatters area. So, from there, hindi nila naramdaman yung ano, distress. Distress, pag nakaramdam ka ng distress sa photo ko, intentional yan. Pero, more on ano ko eh, mystery, humor. So, makapapakita mo ba yung mga sample photos natin? ilalagay natin yan, yung mga photos. Oh, para ma-explain ko sana, para mapaliwanag ko isa-isa. So, yung mga nagtatanong, sabi ko, ngayon, maswerte kayo ngayon kasi hindi na to yung panahon na 2010. Ngayon, andyan na, may mga ambassadors na street photographer na may kakayanan talagang magturo ng maayos. Tapos may mga street photographers na na-accessible, madaling kausap, online. Kumalat na rin ang mga ano, magagaling na street photographers ngayon. So hindi na ganun kahirap siyang intindi kasi marami ng reference sa social media. So pag nag-street photography ka or kahit anumang photography, kung ikaw ay mag-shoot as hobbyist, to avoid frustration, ganito yan. Ang problema kasi nung social media world, yung mga tao naging social climber, no? Yeah. Nakakalimutan nila ang gusto nila. Mm-hmm. Ang gusto nilang i-please yung tao. Yeah. So, ako kasi wala akong pakialam eh, dati. Ang kailangan kasing masatisfied ako, kailangan ako ang masaya sa litrato ko. Mm-hmm. Kung hindi man nagustuhan ng mga viewers sa Facebook, hindi naman para sa kanila yon. It's for me. Para sa akin. Sure. Nagiging generous lang ako na i-share sa social media. Mm-hmm. So, pag may nag-like, paminsan pag may nag-like, tinatanong ko pa yung nag-like, bakit mo nilike yan? Maganda sir eh, bakit maganda? Oh, libre na, nakakalibre ng turo sa akin. Mm-hmm. Kasi ano eh, tinuturo ko sa kanila kung paano ipaliwanag yung nagustuhan nila, yung mga terminology.
hindi nila alam, that time, tinuturuan ko na sila. Mm-hmm. Kala nila, tinatanong ko lang sila, tinuturuan ko na sila kung paano magpaliwanag ng litrato. Bumasa. Tapos yung mga contest, Dennis, hindi talaga ako pala sali sa contest. Mm-hmm. Yung sa PhilRacom, ano yan, may mga kritiko lang ako narinig, nagtuturo sa DepEd, hindi naman nananalo sa mga contest. May ganun talaga. Sumali ako sa contest. Sa, yan, PhilRacom. Sumali ako, bakit ako sumali? Sige, salihan ko to, may pera to. Sumali ako. Tapos, nung nag-shoot kami, dami namin, mga veteranong photojournalism. Sabi ko sa president ng Press Photographers that time, si Jonathan Halbuna. Siya yung presidente ng PPP, no? Sabi ko sa kanya, Brad, nakita ko lahat ng outputs. Ako magcha-champion dito. Sabi niya, yan ang gusto ko sa iyo eh. Mayabang ka talaga. Hindi, sabi ko, ako magcha-champion dito. Sabi ko, kailan ng awarding para yung schedule ko maayos ko. Pera yan eh. Hanggang after 2 weeks, awarding sa National Press Club. Wow. Sabi ko, tara na mag-taxi tayo. Hindi, FX lang tayo. Masikip. Sabi niya, wala akong ano, wala tayong pera. Titid ka naman. FX, ganun din naman. Doon din ang baba sa gate. Hindi, gusto ko yung ano, sa loob tayo ibababa eh. Sabi ko, babawasan ko yung pera. So, sabi niya, usapan na, ikaw magbabayad. Huwag mo akong pay-per-wisyo. Oh, ako magbabayad. Pagdating doon, ito na, awarding. Third place. Pag-unan third place, natural hindi. Ang sabi ko, champion ako, di ba? Pag-unan ng third place, tinapi ko siya. Sabi ko sa'yo, ako magcha-champion. Magmura siya. Sabi niya, tut-tut. Sabi niya. Oh, magta-taxi din tayo pa uwi, ha? Mayabang ka eh. Sabi, tinawag yung second place, hindi ako. Sabi ko, paano yan? Sabi niya, mayabang ka talaga. Nung binunot yung ano, purse, 1/4 pa lang, sabi ko, yan, akin yan. Tama, akin talaga. Wow! Oh, pero wala talaga, hindi ako excited, no? Masaya ako kasi may pera. So sabi niya, may mafia yata sa NPC. Kasi kinlame ko siya nung ano pa lang eh. 5 days pa lang nakatapos yung contest. Nakita ko lahat ng output. Sabi ko sa kanya, may iba pa isang contest pa ba? Sasali pa ako ng isang contest. Sa papanalo ko ulit, ako ipapaliwanag sa'yo paano ko sinabi ako champion. So nagkaroon ng second na contest. Second na contest, bro, nilatag na uli yung outputs. Paglatag na outputs, sabi ko, breaking the rules tong isang to. Ah. Sabi ko, kung hindi madidisqualified to, ito mananalo, champion. Sabi niya, talo ka ngayon. Hindi. Sabi ko, ang sabi ko sa'yo, kung hindi madidisqualified, champion yan. Kasi kung madidisqualified yan, ako magiging-champion dito. Sabi ko, kaya lang sumunod ako sa rules. Sumunod ako sa rules eh. I play by the rules. Sabi ko, so this is what happened. Hindi ako naging critical thinker, no? Nag-tay-safe ako. Sabi niya, so ano ka ngayon? Sabi ng presidente ng Press Photographers of the Philippines. Sabi ko, kung hindi ako second, third ako. Oh, the other 2 weeks, ito na, awarding. Oh. Hiwalay kaming lumakad. Sabi niya, hindi ako sabay sa'yo, wala kang pantaxi. Sabi ko, mag-grab ako. Sabi ko, kung hindi second, third, sabi ko, magkano ba yan? Sabi niya, malaki din. So, ito na, awarding. Tinawag yung third. Yung tinawag yung third, Roderick Tan, third. Yung tinawag yung second, ako din. Oh, pwede? Oo. So, sa third, may kahati ako sa third. Kasi nagkaroon ng konsiderasyon. Alam mo sino nag-champion? Sino? Yung sinabi ko na magcha-champion pag hindi na-disqualified. Oh my gosh! So, sabi ko sa kanya, ito, hindi to ngayon ipapaliwanag ko na sa'yo. Okay. Siguro naman wala ka nang masabi. Hindi, sabi niya may mafia sa NPC. Kakotsaba mo. Sabi ko, unang-una wala akong kakilala dito. Ikaw lang kakilala ko. Sabi ko sa kanya, halos 3 years din ako naging photo evaluator ng iba-ibang grupo. Pati ng DepEd sa national contest. So, alam ko yung photo paano manalo. Sabi ko sa kanya, sabi ko, kaya lang, itong photo kasi na to, kaya ng level ko to, kaya sumali ako dahil may pera. So, ayun, nung pangatlong contest, na sumali ako, disqualified na ako. Why? So, may kulang daw doon sa details na binigay ko.
Pero okay lang yun, walang problema. At least, na-disqualified ako. Hindi ako natalo na technically na... O sabi ko, yan ang huling sali ko. Sabi ko, di ba? Sabi ko, tignan nyo. Pumali ako. Para lang patunayan na ano. Tapos yan sa Facebook. Ganito yan sa Facebook. Yung mga group winner-winner na yan. Sabi ko sa mga estudyante ko, alam nyo, ganito lang kadali yan eh. So, sige. Sabi ko, sasali ako, tignan nyo. Champion tong i-entry kong photo. Sabi ko, itong photo na to, mahina to eh. Kaya lang emotional. Sabi ko, mananalo to sa mata ng mga newbie. Pero sa mga katulad namin, hindi mananalo to. Kaya lang, kung ang majority is ano, vote, mananalo to, di, pag ano, first place ako. Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko, so, ganun lang kasimple yan, pag alam mo ang ginagawa mo. Di ba? So, sa market, ganun din. Siguro, Dennis, napapansin mo, hindi ako nagpo-post ng ano, yung mga negosyong trabaho ko talaga, di ba? Yeah. Yung totoong mga pinagkakakitaan ko sa photo, bakit? So, dami ng photographer ngayon, mas maraming magagaling kesa sa atin. Mas magaganda ang gamit. So yan. Hindi para expose ko kung ano yung market ko. At kung ano man yung market ko sa photography, kontrolado ko yung area. So, hindi talaga ako nag-i-invite kasi tignan mo yung wedding photography. Nasira na nasira ang presyo na. Oo. Post sila. Nagkakopyahan. So dito, ang matitira lang na matibay sa wedding is yung mga pioneer. Yung mga established na yung pangalan. Yung mga newbie, nalalaglag ng nalalaglag sila. Bakit? Higitan yun. Sinisira nila yung presyo. Imagine, may nakita pa akong rate na ano, photo and video, 8,000. Grabe naman yun. Sabi ko, ano to? Wala na ba? So yung mga newbie dyan, in-encourage ko na ano, kailangan yung mag-aral ng mabuti. Understand what you're doing. You have to be familiar sa lahat. Tapos maging creative kayo. Creative na hindi tsamba. Yung you have to create, pag sinabing creative, hindi lang yung create ng concept. You have to create everything you put under the ano, inside the frame. Dating na yan na yung mga ano, advanced setup na yan. Ilaw, you have to create your own light. Kasi yun ang advantage na ng advanced photography. So, ganun ako eh. Pero, hindi porket ano, may mas mura, hahabulin ko presyo. I know my worth. Yes. Kailangan masunod yung presyong gusto ko. Kung hindi, di wag. Hindi lang naman yan yung hanap buhay. Kasi pag sinanay mo ng ganun yan, eh, yung ka na. Ikaw ang naglagay sa sarili mo doon. Tama. So, yun lang yung ano, dapat may respeto tayo. Alam mo dapat kung ano yung worth mo. Totoo. Yung presyong kagalang-galang naman. Of course, nagsushoot ako ng ex-deal sa mga kaibigan ko. Alam mo, Dennis, tayo-tayo. Yeah. Diba? Nagsasama tayo. Shoot ang ex-deal. Bakit tayo shoot ang ex-deal? Kasi gusto lang naman natin mag-banding eh. Totoo yun. Tapos tinutulungan natin mga kaibigan natin, designers. Na, oh, yes. Para huwag na kayong gumastos. Kainin nyo kami. Kasi, ibang usapan yan. Hindi yan shoot for ano portfolio. Diyos ko, portfolio. Hindi na namin kailangan ng portfolio. Resibo ipapakita namin sa inyo. Hindi na, wala na kami sa ano, portfolio. Sa resibo na kami ngayon. Nandun kami, ano, para lang mag tayo, di ba? Mag-banding, di ba? More on chikahan pa nga tayo. Yung photoshoot natin, sandali lang. Yung point-point, tayo nang ang haba. So, yung ano, respeto, tapos... Ano, kung dapat kung maging influencer, ano, kung magiging influencer ka, make sure na ano, tinola pero maraming laman, hindi yung puro sabaw. Totoo yan, tama yan, bro. Pero bro, teka lang, alam mo, kung ako on my point of view, kung ako yung ngayon nakikinig sa'yo, sa nakwento mo ngayon, the question is, sabi mo, 2014, nagturo ka, nasundan na ba ulit yun? Oo, nasundan. Pero ngayong ito pandemic, no, pagpasok ng 2019, puro ano na tinuturo ko, photojournalism. Okay. More on photojournalism kasi mga tinuturoan ko, mga teachers sa DepEd, tapos mga estudyante. Mm-hmm. So yung mga ano batang nag-iis na ano, gustong matuto. Mm-hmm. Pero ang pagtuturo ko sa mga batang ito, hindi ako nagtuturo sa mga school na takot palabasin yung bata. Okay. Kasi sabi ko, gusto nyo magturo ko ng photojournalism, pero hindi pwedeng lumabas sa school yung bata. So wala silang natutunan. Wala. Delikado daw sa labas. Sabi ko, of course, syempre.
kung photojournalist ka, pwede ka rin mamatay sa field, tapos mumurahin ka. Hindi pwede babysitting, pag yan yung ano, genre. Tapos paminsan may school sa din, Rod, huwag ka magpakita ng mga picture na ano, yung mga may dugo. May dugo. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi po ako ano, hindi naman po wedding photography itong pinapaturo nyo. Photojournalism po. Sabi ko, hindi rin naman produkto sa palengke kinukunan ko. Mm-hmm. Sabi ko, may mga ganong school, tinatabla ko. Kumuha kayo ng ibang ano, lecturer. Kasi baka lumaki itong mga bata, maalala nila. Si Roderick tanong, yung naging ano ko, nagturo sa amin dati. Bakit hindi naman ganyan yung mga picture? Pinakita niya sa amin, bulaklak, gulay, bundok. Mga taong naglalakad, mall. Hindi pala ganito yung field. May nagpapatayan din pala dito. Di ba? So, totoo. Sabi ko, kung saan genre niyo ako gusto magturo, dapat yung amoy, naamoy din ng mga tinuturuan, hindi yung ano. Sa street photography, madalas ako mag-demo. Mag-demo kasi ang street photography kasi ano yan, unstaged. So pinapakita ko sa kanila talagang unstaged, hindi set up yan. So pag nagtuturo ako, madalas nagde-demo ako. Pinapakita ko sa kanilang ginagawa ko talaga yan. Pero bro, until now ba, ginagawa mo pa rin yan? Yung pagtuturo ng ganyan? Oo, nagtuturo pa rin naman ako. Kasi nung itong taon lang din, nagturo ako ng ano, libre. Mm-hmm. Ang street photography, tinuturo ko ng libre yan. Ayan ha, mga friendship, narinig nyo yan ha. Recorded yan. Oo, tanungin mo ako, bakit ko tinuturo ng libre? Yeah, bakit? Ako rin naman magbe-benepisyo dyan. Mm-hmm. Kasi unang-una, naging degenerative na rin tayo. Mm-hmm. Mahilig tayo tumingin social media. Tapos aminin na natin, darating din yung time na ano, hindi nang kakayanin ng katawan natin yan. Eh, gusto ko maging part ng ano, ng culture. Culture, ng pundasyon ng mga ano, darating ang araw na yung mga magiging rockstar, at least, naging part ka kung ano man yung gandang nakikita mo. Exactly. Naging part ka niyan. Pangalawa, bakit ko tinuturo ng libre ang street photography? Gusto ko kasi yan eh. Gusto ko lahat ng tao, pag nagka-interest, magaganda ang shots pagdating sa SP. Kasi alam mo, Dennis, sa totoo lang ano eh, ang inspiration ko galing sa mga natututo. Tapos nakikita kong gumagaling. Lalo ako na-inspired magturo. Tapos, sinasanay ko sa kanila na SP naman yan, street photography naman yan. Wala namang nagbabayad dyan sa street photography. So, ba't hindi natin ituro ng ano? Libre. Eh, kung credential lang sa street photography, eh, kaya ko makipagano, humarap sa kahit kanino. So, kasi sasabihin, ah, kaya libre turo niyan kasi ano eh, pangit kuha niyan. Eh di magpakitaan tayo ng litrato. Yeah, at saka, bro, doon lang ako na ano, doon sa mystery, yun ako ha, hindi ako street photographer. Pero yung mystery na sinabi mo kanina, na kaya mong idikta kung sino yung panalo against all of the pictures na nandyan. So, alam mo yung na, mata na nandun sa'yo, na alam mo pa paano tumingin. Tama, yung tama. Tama. Alam mo, konti pa yung litratong pinakita ko sa'yo eh. Marami yan, hindi ko lang makita. Kasi, kararating ko lang din halos na may nasikaso. Pero, sa tingin ko, sapat na yung ano, ilang pirasong litrato na yan. Mm-hmm. Kung maipopost mo sana, mas maganda kasi yeah, mapapaliwanag ko. Mm-hmm. Isa-isa. Mm-hmm. Eh, bago lang tayo para lang sa natin. Soon. Oo nga, eh, pareho lang kasi po tayong bago sa Zoom, mga friendship, kaya this is the pilot episode ng ating Tara Usap Tayo. Sabi ko nga sa inyo, very, very informative yung lahat ng natututo ka. Even ako, kasi po hindi po ako street photographer, hindi po ako photojournalism, pero sobrang appreciated ko yung mga photos ni bro. Kasi grabe, ginagawa ko yung storytelling na yan. Pero iba kasi yung impact ng ginagawa niya kapag nakikita mo, marunong ka tumingin sa detalye ng picture, ano yung nangyayari sa picture na hindi ka rin naman nakikita ng iba. Yun yung sinasabi ko sa ibang profession na yung different perspective. Kasi, yung picture ko, ang nakakatawa kasi sa photography. Kahit hindi naman talaga photographer, na-experience nila yung nakikita namin. For example, yung lugar, hindi naman talaga siya nakakatawa. Pero dahil sa composition na ginawa namin,
nagiging nakakatawa. Pero kung nandoon ka, hindi mo makikita yon. Not unless it is framed. Pag nasa frame na siya, doon mo lang maintindihan, ha, ganito pala itsura nito pag naka-frame, nakakatawa. Pero kung nandoon ka, isipin mo, wala namang nangyayari ngayon dito. Wala namang kakaiba. Pero pag tinanong ng street photographer yan, pag ano na ng street photographer yan, pag nakuna ng street photographer, gugulat ka. Oo. At saka hindi bro, may mga kuha ka kasi na you're playing with shadow, sa totoo lang. Ako napapabili ko sa mga. Tapos yung mga parang nasaktuhan lang, naswertihan lang yung shot na kung hindi ka mabilis mag-isip, hindi mo makikita yung shot na yun. Actually, Dennis, bro, hindi naman din sa bilis yan. Mm-hmm. May time talaga na inabot ako ng araw. Ooh, timing, patience. May lugar akong binabalik-balikan. Napagdaan po yung maganda ilaw dito. Ah. For example, nasa sasakyan. Nasa taxi, okay, nasa bus, nasa jeepney. Nagmamadali, uy, makikita kong pader, ganda ng ilaw dito ng oras. So, babalikan ko ito, mag-abang ako ng ibang subject na dadaan. Babalikan ko yun mga ilang araw, dala akong camera. O, yan pa sa, ano, sa photography natin sa labas. Dapat, ano, you have to understand the light. Kung anong oras ka dapat lang mag-shoot. Ako kasi, shoot ako from 7 a.m. to 10 a.m. lang ako. Pagdating ng 10 a.m. lagpas, ayoko na. Kasi yung ilaw niya nasa taas na. Hindi na siya nagtitilt. So, wala nang mga shadow masyado. Tapos pag nag-shoot ako uli, ng hapon, ano yan? Between 3 to 5. Yan na uli. Oh. Kaya magaganda yung ano, shadow, no? Effective yung mga shadow na nakikita mo sa shots ko. Ayan. Tapos, nung nakaraan, na-addict naman ako mag-shoot ng gabi. Siguro nakita may mga photo ko, no? Mm-hmm. Na gabi ang mga shot ko. Pero more on social documentary na ako. Mm-hmm. Paiba-iba yung mood ko minsan, eh. So, ayun. Pag bro, ano sa susunod, pwede tayo, yeah, no? Yeah, yun naman ang gagawin natin talaga, bro. Part 2, yung kung pwede na okay na ang lahat-lahat at pwede na lumabas. Mm-hmm. Pwede rin tayo mag-tackle lang ano, pagtulungan natin ay passion photography. Yeah, yan. Yung mga para ano, maturuan natin yung mga bagong ano, yung mga newbie kasi ano eh, nag-high passion tapos isang linggo lang, 3 weeks, ayaw na mag-ano, shoot. Kasi nag-break na sila ng model. Ginajowa yung model. Yung pa, yan. Yung mga ethics regarding sa model. Yung ethics, i-ano natin. Ay nako, grabe. Sabi ko nga sa inyo, very informative ang unang pagtatagpo natin dito sa ating channel. And bro, siguro last, ano yung for me na halimbawa, cellphone lang yung gamit ko. Ano yung maibibigay mo sa akin advice ngayon na yan, katulad niya, na baka isang linggo lang hindi ka na ma-inspire? Because ngayon kasi parang pag hindi ka meron ng ganitong gamit or ganitong tama equipment, parang hindi na nawawala na sa ano, hindi ako magaling because wala ako ng ganitong gear. Anong maibibigay mo sa kanilang advice? Kasi katulad mo, unang nabanggit mo, galing ka sa no, mga friendship, galing po ang ating bro sa Nokia. Ayan po ha, Nokia po yung hindi pa po N70. N70. Ay, Google nyo na lang yan, mga friendship. Pero ganun. So, ngayon, anong may ibibigay mo? Ang ano ko lang sa kanila, bro, yung mga nagse-cellphone, make sure na, ano, bago kayo, if you want to step up to buy a talagang camera na, ano, DSLR or mirrorless, make sure na, ano, nag-step up din yung level nyo sa photography, yung skills nyo na develop nyo. Kasi, hindi niyo na pwedeng sabihin sa akin na cellphone lang gamit ko lang, no, huwag niyo sabihin lang. May gumagawa na nga ng short film na cellphone. Imagine ang cellphone, ilang megapixels ng cellphone ngayon, Dennis? Grabe. Kaya lang, siyempre, DSLR is DSLR. Iba pa rin. Ang cellphone kasi, hindi mo na magagamit na matindi sa, na ano yan, sa sports, sa mga details, laglag ka na dyan. Iba talaga ang ano, ang nagagawa ng DSLR pati mga mirrorless na may malalaking lente. Okay. 'Di ba? Pero hindi niyo talaga pwedeng sabihin cellphone, check niyo ang Huawei, check niyo ang Xiaomi. Yes. Tignan niyo yung mga kuha ng mga ambassadors nila, ang gagaling.
Diba? Nato, at may mga estudyante akong ano, influencer ng Xiaomi. Mm-hmm. Pati ng Huawei. Oo, mga rockstar sila doon. Wow. Natutuwa ko ang gagaling na nila. Mukhang kaya nga ako ilang paso eh. Kaya ayoko na silang kasabay mag-shoot. Oo. So, marami. Pangala, ang unang-una mong kailangan gawin, tandaan nyo to, pag cellphone kayo, cellphone shooter, ang unang-una nyong kailangan i-develop is yung senses nyo sa kalsada. You have to be vigilant kasi snatching. Snatcher yung unang-unang kalaban ng cellphone. At least snatcher kasi sa amin DSLR, holdapper eh. So, yun ang unang-unang kailangan nyo para maging ano, successful kasi maging successful pag na-snatch yan. Mawala na kayo ng gana. So, kasama yun, kahit naman hindi cellphone ang dala mo, eh, pag napag-tripan kang nakawan, nanakawan ka. Diba? Kahit nga bike, aagawan ka. So, may magnanakaw talaga. Yan yung unang-unang tip ko sa inyo, no? Ano, maging vigilant kayo sa kalsada. And then, pangalawa, yun na. Kung pagdating sa, ano, photography, dapat matuto kayo ng self-critiquing. Mag-aral kayong magbasa ng litratong magaganda ng mga magagaling. Bago nyo isiping maganda ang litrato nyo, tignan nyo muna yung mga nauna sa inyo kung gaano kagagaling. From there, diyan kayo mag-start kung ano yung magandang litrato. Yun ang magiging reference nyo. So you won't have to ask anyone kung maganda ang litrato mo kasi dapat ikaw ang magsasabi sa sarili mo kung maganda ang litrato mo. Ang tawag namin dyan ni Master J. Javier is the levels of appreciation. Yung levels of appreciation nyo dapat ang unang-unang mabuhos. Alam nyo yung levels of appreciation, hindi ginagamit yung terminology to na to sa mga ibang lecture. Sa amin lang nila, Master J, salitang to. Kita nyo yan. Ha? Levels of appreciation. Ano yan? Dapat, ang ibig sabihin yan, pagkakita mo pa lang ng photo, na satisfied na dapat yung wants pati need nyo as a viewer of your own photograph. Diba? Pero bago mo gawin yun, pag-aralan mo muna yung mga litratong magaganda ng mga inaidolo mo o kaya yung mga gustong-gusto mong tignan ng mga shots na gawa ng iba. Pag-aralan mo yung gawin mong reference yun. So, pag nakita mong na-meet mo na yung kulay ng katulad ng litrato nila, ibig sabihin, tama na exposure mo. Kasi may manual mode ang cellphone. Actually, yung automatic mode ng cellphone, ang ganda na rin eh. Diba, itatap mo na lang yung overexposed na area, idadark niya na yon. Yeah. Yung aperture niya, kusang nag-a-adjust. Ang galing nga eh. So, yun lang yung ano ko, tip ko sa inyo, no? Yung levels of appreciation, tatandaan nyo. Na yun ang unang-unang dapat ma-develop nyo. Hindi yung photograph on the spot. Dapat yung photograph sa memory nyo, sa utak nyo, kung paano nyo tignan ang isang litrato. Kung anong litrato na nakapag-appreciate sa inyo, na napapawaw kayo. Yun ang una nyong pag-aralan. So, bago pa man sabihin ng ibang tao maganda ang litrato mo, ikaw mismo sa sarili mo, alam mong maganda litrato mo. Alam diba? Mo, alam mo nung i-assess. Contest, kinuwento ko. Yun nga eh. Kinuwento ko na yung contest kanina. Inahanap ko yung trophy. Yung trophy nun. Yun yung nakakabili yun. Kasi papaano mo... Ito. Nalaman, ano mo yung na-assess mo na agad sa dinami-dami ng photos? Oh, ito, bro. Ayan. Naiikot ba itong ano nito? Sige, i-attas mo lang. Ayan, natignan mo. Wow. Second, third. Oo nga, ano. Talaga nakalagay doon. Grabe. Oh. So, alam mo, hindi nakakagulat kasi kung nag-second and third ako. Ang nakakagulat kasi yung sinabi ko. Totoo. Kung hindi ako second, third ako. Hindi bro, kasi... Pero nagulat kasi second pati third eh. Kasi yung kaibahan mo eh. Ayaw mong i-assess, alam mo, yun yung isa sa mga bagay-bagay, katulad niya kasasabi mo yung appreciation, na papaano mo na predict. Kasi it's not just predicting it, you're knowing the picture, na aral mo lahat ng kompetensya, lahat ng picture ng kalaban na... Ito yung strength, ito yung weaknesses, at alam mo yaman pa dun sa mga bagay na yun. Pati ano, nasabi ko sa kanila, marunong ako ng ano, nag-aral ako ng self-critiquing. Tingnan mo, tinanggap ko na agad na ano, talo ako nun. Na pag hindi siya na-disqualified, yun ang champion.
walang mali sa sinabi ko. From first to second to third, tama uli lahat. Actually, mas mahirap yun kesa nung sinabi ko nung una na ako ang champion. Pero nung second na sali ko, na sinabi ko na ano, pag ito hindi na disqualified, ito ang champion. So, babagsak ako sa second or third. Second, bakit ko sinabing second? Oo, ang sinabi ko kasi second or third. Bakit ko sinabing ganun? Kasi, baka mamaya, yung litrato ko pati yung litrato ng ibang nakikita ko, magkaroon lang ng maliit na puntos. It's either malagay ako sa second, malagay ako sa third. Kasi may katapat din yung litrato ko, may tatlong katapat pa eh. So sabi ko dyan sa tatlong yan, may magsa-second dyan o magta-third. Pero hindi mananalo ng diretso yung tatlong yan. Kasi isa lang mananalo sa tatlong yan. Talo pa sa litrato ko eh. So tama ako. Ako yung second, ako yung third. Eh bro, eto na. Ngayon, meron ka bang after ba nito? Kasi alam mo, bro, sa totoo lang, sa mga sinabi mong yan, may mga makakapanood nito who would like to be interested na, ano mo yun, yung katulad yan, ma-share mo sa kanila yung mata na meron ka, yung mental thinking na ganito. Correct. Papaano or saan, meron ka bang mga plano na gawin in the coming future? Para yes, meron naman meron. Kasi ako gusto ko pa rin mag-share ng ano, no, mga knowledge sa street photography kasi marami pa rin gustong lumabas dyan na alam mo na, mag-aral kaya lang hindi pa nila alam gagawin nila pero interested sila. Pero alam mo, kahit hindi mo pa alam kung paano gawin, yun lang marunong kang tumingin ng pangit na litrato at magandang litrato. Napakagandang susi niyan para sa learning process mo sa photography. Kasi alam mo na yung pangit pati maganda eh. Ang kailangan mo na lang matutunan paano gawin. Di ba? Kasi pag hindi mo kaya mag-treat kung ano yung maganda, ano yung hindi maganda, medyo mahirap. Dapat yun yung ano, unang susi, levels of appreciation. So yun lang. Pag ano, pwede tayo mag-set uli ng panibago. Alright. Naku, maraming... Yes, nako, bro, maraming salamat sa napakadaming input mo na binigay sa ating mga ka-friendship. No problem. Kasi right now, medyo sa totoo lang, yung katulad niya appreciation of photograph, medyo right now nagiging shallow na lang siya, medyo mababaw. So, tama. We're still hoping na meron pa ring magtutuloy yung mga katulad ng ginagawa natin. Noon, kasi sa totoo lang po, just an honest observation, katulad nga nang nabanggit ko na right now, it's more on popularity. Noon po kasi, nung nagpo-photograph kami, ang tinitingnan kami hindi dahil sa itsura namin, hindi naman kami mga mukhang artistahin, because of our work. Tama. We get job because of what we do. And yun yung value sa mga tao. But right now kasi, pag popular ka, kapag may followers ka, eto ha, I'm sorry to say, pero maaaring may mag-agree or mag-disagree sa sinasabi ko. This is just an honest opinion or observation sa nangyayari na mas nagiging popular, which is hindi naman natin may aalis because we cannot control everyone. Pero we would like to still yung mga tao na value the works on how to look at pictures on a very nice way na well appreciated na ikaw mismo katulad niya sinabi nito, ikaw kaya mong alamin sa sarili mo na maganda o hindi maganda yung inipunan mo. So whether you're using a phone or you're using a DSLR, sa simula kung ano yung hawak mo, yun yung pinaka maganda na pwede mong gamitin. Hindi mo kailangan ng mga kung ano-anong gadget right now. That's why sa channel natin, we are encouraging people na hindi kayo tawag dito mapanghinaan ng loob. Dahil tandaan niyo, Nokia. O ulitin ko lang, bro. Nokia ang gamit ni bro. N70. Kung na-research niyan, kung ano yung capabilities niyan, walang-wala ni katiting sa kung anumang cellphone meron na yun. Pero lumalabas. Saan bro? Manila Bulletin? Manila Bulletin. At photo ano yun siya? Itinago pa yon, hindi ipinaalam. So yun yung gusto natin. That's why we created this talk. Para
such an inspiration si Bro Roderick na maibahagi niya sa atin yung mga ganito. So, sa lahat ng mga na-inspire to do this kind of street photography stuff, again, si Bro, Bro, baka meron ka mga upcoming, promote mo na kung ano, may mga upcoming ka dyan. Ano, sasabihan kita, Bro Dennis, pag nag-organize yung kaibigan kong si, ano, si Aaron. Kasi si Aaron ang mahilig mag-organize ng mga ginagawa namin yan na seminar. Siguro kung ano, napapansin nila, nag-usap tayo, hindi tayo nag-usap tungkol sa camera body talaga. Nag-usap tayo more about ano, the psychological thinking. Yes, kasi ako, nag-usap, Bro, tungkol sa lens. Bakit? Ang dami na po kasi nun na nagtuturo sa YouTube. Ang atin po kasi, ano, doon tayo sa ground zero. What's really happening? Yung realistic. Ito, tignan mo itong ano ko, Dennis. Itong wall ko. Bawas na yan eh. Bawas na yan. Hindi ako nagsasabit dyan ng ano, below 10,000 na TF. Yung mga certificate. Yun ang ano nun. Oh, ay, sorry ah, yung mga ano. Siguro marinig yung ibang mga taga-DepEd. Sa manager. Baka magtanong yung DepEd, magkano binayad natin dyan? 8,000 ay. Hindi tayo sinabit sa wall. Kasi below 10K. Hindi, totally yan, ano ah. Hindi naman sa pag-ano, nagpapasalamat ako kasi like for example sa ano, sa Region 4A, pag nagtuturo ako dyan o kaya yung tinatawag na cliniking, 20,000 yung budget sa akin dyan. Tinigil ko lang. Kasi hindi na yan yung ano ko eh. Gusto kong gawin. Ito pa nakakatawa, no? Kahit hindi tayo mayaman, nakakatanggi tayo sa pera. Kasi hindi lang tayo masaya dun sa gagawin. Tapos may iba tayong gustong unahin. Diba? Mm-hmm. Yun yun eh. Tapos, yung iba naman, pag alam ko mas may nangangailangan na kaibigan ko na pwedeng magturo, sila yung pinapadala ko. Kasi parang ano eh, tinamad na naman ako magturo. Tsaka Bro, ma-i-highlight ko lang, hindi lang sa Metro Manila, o si Bro kasi taga Las Piñas, hindi lang po siya dito nagtuturo, naglilibot siya. Bro, alam ko, nagbibisayas Mindanao ka, right? Oo, tama, so, nationwide. So, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Dahil yan, tama. Nationwide. Also, may mga naitanim na kasi siya dun eh. Alam niyo yun, mga friendship, naitanim na siya dun way back 2014 pa, na ngayon, ang tawag nga niya rockstar. So, yung mga rockstar na yun, madali naman yun matapik lang at nang mahingi ng tulong yun. Kung gusto mababait natin mga yun. Gumawa ng mga photoshoot into street photography sa Visayas. May group silang ginawa, Street Photography Philippines. I-search nyo lang yun. Street Photography Philippines, yung pangalan ng Facebook ng admin is Frederick De Serba, yung B niya is Victory, tapos si Melvin Anore, tapos si Ramil, ay si Jamir, sorry Jam, si Jamir. Pag nakita niyo yung ano, Facebook group na Street Photography, tapos nakita mo yan, nakita niyo yung mga pangalan na yan nandoon, yan yung ano, group na sinasabi ko. Feel free to join that group, no? Close group yan kasi marami silang tinuturo doon na pinaghirapan din nilang ayusin technically yung mga terminology kung paano ituturo based on their experience yan. Hindi galing sa Google yan na kinapipaste lang nila. Yun. So proud ako sa mga taong yan, no? Kasi kumbaga yung pananaya pagtigil-tigil ko, sila yung nagtutuloy-tuloy tapos nag-excel talaga sila. Street Photography Philippines po, search nyo sa Facebook. Tumali kayo doon. I-link natin down below sa this, description para madali nyo mahanap yan. So, nako, my gosh, napakahaba pa po ng pwede nating pag-usapan right now. Pero sabi ko nga eh. Pwede tayo kumaman ng part 2. Ayan. Comment down below kayo kung gusto nyo ng part 2 pa nito, mga friendship. Marami pa tayong tuturo ngayon. Yun muna tayo sa beginner level pa lang. Nag-ano lang tayo, warm up lang tayo. Warm up pa lamang to. So, kung kailangan natin, comment down below kayo para mas matuto pa kayo ng marami with Brother Roderick. Sabi ko sa inyo, hindi tayo mapapahiya sa pilot episode natin.
ng usap tayo dito. Tama, sa, tama. YouTube channel, bro, meron ka bang sariling group page na gusto mong i-promote or what or kahit ano ba? Wag muna kasi sasabong yun eh. Ibang, ibang larangan yun. Oh, tignan nyo tong bills ko. Diba? Pero, tignan nyo yung kliyente natin. Mm. Diba? Pero, hindi kasi ako nag-ano, alam nyo yung market ko, hindi ko na pinapost sa Facebook kung ano. Mm. Kasi, mahirap yung competition ngayon, maraming naninira ng presyo. Totoo, grabe. So, you have to protect your ano plate. Yeah, totoo naman yun. Pamisan, sa kayabangan natin, magugulat ka na lang, nasusulot ka na. Wala. Oo, masyadong overexposed. Yun yung ano dun eh. Kaya kailangan may, yun din, isa pa sa mga pwede natin ma-share in the webinars natin on how you protect your clients. Tama, totoo yan. Kasi sabi ko nga, pwedeng nagsimula lang kayo sa isang hobby, pero at the end of the day, hindi mo napapansin, teka, kumikita na pala ako. Pero again, hindi niyo pa rin pwedeng alisin yung self na parang respeto niyo sa sarili niyo na ito lang yung value niyo. Hindi dahil sa tama. Na parang pipresyon ka nila ng ganito, ganyan. Again, hindi mura ang mga gamit and everything and learning na ginawa mo to acquire for being what you are right now. So, yung self-respect niyo sa sarili niyo on how you, again, pricing ang sarili niyo. Kasi, again, may mga ganun eh, nalilito pa din. Magtatanong niya, paano ba yung pricing ganito? Paano kung magaganito? Paano yung pag hindi nakuha niya yung niya? We call it kasi Red Sea. Red Sea kasi, for me, on the business side, is patayan yon. Sabihin, mababaan tayo ng presyo. So, yung quality, nawawala doon. Pero, may mga nakilala rin kasi akong photographers na hindi nila tinatanggap. Mas, ang ano nila, yung art nila, nawawala yung signature photos nila. So, tama, isipin mo yung ano, hinahabol nila yung pera. No? Hinahabol nila yung pera, tapos, bagsakan ng presyo. And yet, they don't realize na they also lose their craftsmanship. Pare, wala na yung ano. Hmm. Hindi na rin ganun ka... Yung craftsmanship kasi ang binabayaran sa atin. Ito. So, karapatan nating magpresyo para dyan. Hmm. At saka yung ano, yung kliyente ang magpipresyo. Yung pag sinabing, tatak Roderick tanto. Yung ganun na tinitingnan sa inyo because of the craftsmanship. Hindi yung, parang si ganito. Eh, pwede rin gumawa ng ganito eh. So, kung if you want to value your craft, you will respect yourself. Yun lang. Tama. Diba bro? Tama. Kasi tama, right tama. Now, grabe yung nangyayari. Kasi kahit kami, medyo matagal na kami photographer. If you look at photos ngayon, you cannot criticize them dahil we have our own interpretation. But it's how you value, especially dun sa mga nakaka-appreciate itong talk na ginagawa natin na yun. So, tama, na, tama. Eh, last word, bro, bago tayo mag-end. Eh, ano naman, katulad na sinabi ko, first, dapat yung sarili mo ang unang maka-appreciate ng trabaho mo. Pero, bago ka dumating dyan, dapat, yung tandaan nyo, dapat nga nakaboost na yung levels of appreciation. Yung panlasa nyo dapat, hindi siya yung ordinaryong level ng photographer. Kasi yun ang magiging ano mo eh, pundasyon mo sa lahat. Eh kung ano ka lang, putyo-putyo, nahabol mo lang yung kita, kumita ka lang kahit konti, asahan mo na ang gagawin mo dyan, eh generic lang din. So, yan nyo, pag ano, sunod na, mag-share ako ng mga ibang ano ko trabaho sa inyo, sa photography. Ayan, ayan na, narinig nyo yung mga friendship, aabangan natin yan sa ating party. Hindi lang ako rockstar eh, hindi lang kasi ako rockstar kasi hindi talaga ako palasama kung saan-saan. Pero may sariling mundo ako. Siya yung gumagawa ng rockstar na nakikilala nyo ngayon. So, yun yung makuha nyo. May sariling mundo ako eh. Kasi negosyante ako. Ito, yan. Yun din. Oh, negosyante ako. Hindi ako para ano yung... Share ko sa inyo yung konting alam. Pero yung knowledge ko, sige, walang problem. Pero, yun nga yung market ko, iniingatan ko. Ito, kaya yan. Ano, masaya na ako sa Facebook ko na ganyan-ganyan na lang.
Tapos, totoong pangalan ko na yung nandyan. Dati, litrato kayo, mas maraming follower. Hindi nila kilala kung sino. Walang mukha ako doon. So, Dennis, so, maraming salamat. Ha? Ako, again, bro, maraming salamat sa time na binigay mo sa atin, sa amin dito, sa ating YouTube channel. And, more to come pa. Oh, good luck, Dennis. Thank you sa'yo. Okay. May natutunan ba kayo, mga friendships, sa street photography topic natin ngayon? Kung oo, at kung gusto niyo pa ng part 2, aba, i-comment down below para naman matuwa yung ating guest at magkaroon tayo ng another session of talk in regarding with street photography. Ayan. So, right now naman sa ating mga aspiring na model, stylist, makeup artist, designer na nasa niya kani-kanyang mga lugar dito sa Pilipinas, join our Facebook group at syempre mag-subscribe kayo sa ating channel dahil ang channel na ito ay nagsisilbing connection na ma-connect natin yung mga tao na with the same interest on this kind of stuff na even na taga Davao kayo, yung mga people who has the same interest na magkaroon kayo ng sarili nyong photography group session na pwede nyong gawin within your own community. So, kung interested kayo sa mga yan, sumali na kayo at join us sa ating Facebook group. And that will be all mga friendship and see you in our next video. Bye for now!